Grabe mga katagumpay, kung makikita nyo, para akong nasa sa kotse. Ibang-iba yung performance niya. Ayan o, ang ganda, sarap. Woo! Bili tayo! What's up mga katagumpay? Welcome back to my channel ulit. This is your man, JTB again. At swerte tayo dahil sa mga naghahanap ng ganitong motor ay nandito na. Ito ang counterpart ng Yamaha X-Max, ang Kimco 300i. At maswerte tayo mga katagumpay dahil pinahiram tayo ni Sir Henner Angeles. Kaya shout out Sir Henner Angeles, pati kay Konsehal Alex Angeles. Shout out po sa inyo, maraming maraming salamat po Sir. Malaking bagay po sa ating mga katagumpay ang pagpapahiram niyo po itong inyong Kimco 300i. So mga katagumpay, check natin ngayon kung ano yung kanyang basic specification, first impression, at have a quick road test kung ano yung advantage niya sa road, tsaka kung ano ba yung mga magaganda pa sa kanya. Alright? So ngayon, check natin yung basic specification mga katagumpay. Ayan, panoorin niyo muna. Alright? Hello guys! This is the Kimco 300. It is a liquid-cooled engine type, fuel injection, with horsepower 18 over 7,250 RPM and torque 25 over 6,250 RPM. It has a front wheel tire 120 over 80, rear wheel tire 150 over 70, at ang rims niya ay aluminum alloy, front suspension telescope, rear suspension double swing, front braking system disc 260mm, rear braking system disc 240mm, and both are equipped by ABS or automatic lock braking system. It has a weight amount of 200 kg, dimension 2250 over 800 over 1385 mm. It has a seat height 800 mm and wheelbase 1545 mm. Fuel tank 12.5 liters or almost 13 liters tulad ng sabi ko kanina. So mga katagumpay, check naman muna natin ngayon mga katagumpay itong kanyang gauge panel dito mga tol, kung makikita nyo. Okay, buksan natin. Ayan, makikita nyo nandito yung analog. Okay, andito yung analog niya. Okay, buksan natin. Start natin. Alright. Andito yung dalawang analog niya. Andito yung rev per minute, kung makikita nyo. Okay. Tapos andito yung digital, kung makikita nyo. Yung logo ng ABS, which is ABS siya, mga tagumpay. At syempre, nandito makikita nyo yung temperature. Ayan. Check nyo, temperature. Andiyan ang temperature. Temperature logo. Ito yung kilometer per hour niya. Tapos dito mga katagumpay, makikita nyo meron siyang clock count dito. Andito yung orasan niya. Alright? At syempre yung kanyang fuel system, kung ilan na lang yung natitira. Okay? Tapos dito naman sa baba mga katagumpay, makikita nyo yung mga mode niya, function at reset. Okay? So dito naman mga katagumpay, papakita ko naman sa inyo yung mga ibang switch niya dito. Syempre ang pinakamaganda dito mga katagumpay, meron siyang passing switch. Ayan, makikita nyo. Check, pakita mo pare, dun sa dulo. Makikita nyo yung passing switch. Ipapassing ba? O, ayan, passing switch niya. Okay. Tapos, ito mga katagumpay, yung kanyang bright at saka dim. Alright. Ito, makikita nyo. Tapos, nandito naman yung kanyang signal light. Ayan. Okay. Signal light niya. Tapos, dito meron siyang busina. Ayan. Yan, mga katagumpay, marami ngayon sa market na pwede nyong hanapan ng busina nito, mga aftermarket. Meron mga busina na pwede nyong bilhin at ipalit dito. Okay, yung medyo malakas-lakas para iwas aksidente. Okay, so dito naman mga tol, makikita nyo, meron siyang special features dito mga katagumpay na ito, na engine stop. Okay, ayan, namatay yung makina niya. Okay, yun ang isang special specification niya mga katagumpay, yung engine stop niya. Tapos, buksan ulit natin. Okay, so parehas nga pala siya pag i-start yung mga katagumpay. Kailangan nyong pigain ito bago nyo i-throttle.
Okay? Basta natin. Saan nyo mag-start? Nakakill switch pala. Sorry, sorry. Buti lang kasama natin si Paring Kim. Okay, ulit, ulit. Ayan. Cut mo lang yun. Cut mo lang. Sorry, naka. Pinatay nga pala natin yung kill switch kaya hindi siya gumagana. Okay, sorry, sorry. So, ito. Check natin yung hazard, mga katagumpay. On natin. Pakita natin yung hazard. Ito. Yung kanyang hazard switch. Ito. Okay, pakita mo yung hazard switch. Ayan, nag-hazard siya. Alright? O, di ba? Okay? Di ba? So, yan. Check natin, mga tol. Okay, punta tayo naman dito, mga katagumpay. Sa kanyang basic specs dito. Kung mapapansin nyo, ito yung default niya na smoke yung kanyang windshield dito. Smoke at saka clear dito. Okay? Ang advantage nito sa long ride, mga katagumpay, kapag kayo ay nasa long ride tapos umuulan or merong medyo madas, hindi kayo masyadong maapektuhan. Okay? Yun yung advantage nito. Dito naman, mga katagumpay, i-check natin ang kanyang ilaw dito ay bulb light lang. Hindi siya LED katulad ng X-Max. Okay? Bulb lang siya. So, pwede nyo pa siyang i-customize. Okay? So, check naman natin, mga tol. Dito naman tayo sa kanyang sinasabi lagi natin na secret packet. Meron siya dito, mga katagumpay. So, lagi natin ina-expect, mga katagumpay, kapag merong mga bagong sasakyan na tulad nito, meron siyang mga secret packet na tulad nito at doon natin makikita tulad nung kay Aerox mo, di ba pare? Ni Kim na nireview natin dun sa last video natin na pinost ko, meron siyang charger doon. At check natin dito. Meron siya dito. Okay? Open natin. Check natin. Ayun, makikita nyo. Ngayon ko lang binuksan yan. Okay, meron siya dito. Ayan o. Oh. Ayun. Oh, hindi na siya kailangan, mga katagumpay. Oh, hindi na siya kailangan, kita ba? Kita ba? Hindi na siya kailangan ng adapter, diretso na siya na USB mode. Okay? Sasaksak niyo na lang diyan, mga katagumpay. Okay? So, ito. Tara na natin. Okay? Tapos yung fuel tank niya, mga katagumpay, dito niyo makikita. Ayan, yung fuel tank niya. Ayan. Wala siyang masyadong mahirap dito. Bubuksan nyo lang siyang ganyan. Ang fuel tank niya, mga katagumpay, ay 13 liters. Okay, so 13 liters, sobrang laki nun. Si Aerox ay 4.6 lang. Si NMAX ay 6.6. Ito ay 13 liters. So, ibig sabihin, mas okay siya sa long ride. Okay? So, yun lang. Dito naman sa side mirror niya, mga katagumpay. Bagong-bago pa siya. Puro rubber yung nandito niya. At dito naman, medyo makipot yung pinaka-handlebar niya. Wala kayong makikitang masyadong mga wires na katulad sa NMAX or sa Aerox. Normal lang naman itong side mirrors niya. Okay, standard siya na 5 finger. Okay na okay siya. So, check naman natin, mga katagumpay, yung kanyang itong seat niya. Kung ganong kalaki yung lagayan niya. Alright, check natin. Buksan natin. So, simple lang. Sa kanya, hindi tulad nung keyless last version na pinost natin na marami pang cheche-bureche. Ito, standard lang yung key version niya. Kaya unlock nyo lang din ang pa-left siya. Makikita nyo na. Okay? So, dahil hindi sa atin to, mga katagumpay, hindi natin papakalaman yung loob. Pero papakita ko sa inyo na ito, sakto yung kanyang isang full-face helmet. Okay? Ito mo pare, sakto. Ayan o. Sakto yung full-face helmet niya. Tsaka ang isa pang maganda nito, mga katagumpay, meron siyang latest version nito na kapag may sensor siya na kapag tinakpan natin to, mamamatay yung ilaw niya. Okay? Ayan. Ayan. Mamamatay yung ilaw niya kung makikita nyo. Pag binuksan nyo naman, ayan. Pero pag tinakpan nyo, mamamatay siya. Okay? So, ayan ang isang tsaka ito pa pala, mga katagumpay, kung makikita nyo. Ayan. Wala yung NMAX natin ito, tsaka Aerox. Okay? Ang disadvantage lang yan, mga katagumpay, ang disadvantage ito, hindi natin siya ititiklop na papaganon, ay may bubukas na papaganon tulad sa NMAX. Okay? So, hanggang dito lang siya talaga. Okay? So, kasi yung isang half-face helmet, tsaka full-face helmet dito. Kaya, sobrang ganda niya. Okay? So, hayaan mo natin siyang bukas. Tingin naman tayo dito, mga katagumpay, sa kanyang basic dito, sa kanyang pipe. Standard yung pipe niya. Ito yung pipe, hindi pinapalitan. Dahil nakikita ko, mga katagumpay, na hindi naman na kailangan palitan yung pipe niya dahil sobrang ganda na. Okay, goods na ako dito. Tapos,
Tingin naman tayo dito sa oil niya, mga tagumpay. Ang oil niya ay 0.9 liters. So babawas tayo ng konti dun sa isang lalagyan dahil 0.9 lang ito. Okay, para hindi kayo magka-problema. Okay? At so, bago ko makalimutan mga tagumpay, ang kanyang brakes ay bought ABS, automatic lock braking system. 'Yun ang bagong-bago ngayon. At madagdag ko lang mga katagumpay, ang isang palatandaan kay X-Town ay ito. Makikita nyo, hindi ko napakita kanina mga katagumpay, yung kanyang sa brake lights, makikita nyo, pa-letter X siya. Okay, so nagsisignal siya kasi naka-on. Ayan yung palatandaan nyo dito kay X-Town. Okay, na pa-X yung sa kanyang brake LED light. Alright, so tara. So, mga tol, check natin yung kanyang performance, kung ano ang maganda sa kanya, kung pwedeng-pwede ba siya sa long ride. Okay? Subukan natin. Ah, okay, so pag-upo pa lang mga katagumpay, okay na ako. Para ako nasa kama, pero okay din naman si Nmax. Kaya lang ito, para ako nasa kotse kasi iguan nito. Iba yung pagkakakat ng upuan niya. Okay? Sa atin, sa Nmax, kailangan pa ipo-customize. Pero okay na rin naman yung default. Pero syempre, iba to. Para ako nasa kotse. So, subukan natin. Grabe. Hazard off. On natin. Ayan. Okay. Check natin. Alright. Pwede kaya ito na kayo sa kamay ako? Hindi kaya, no? Pwede, pag natakbo. Mabigat eh. Pwede. Subukan nga natin. Natakbo. So, subukan natin mga katagumpay. Ayan, shoutout kay Paring Kim. Paring Kim, wala ka ba siyang shoutout dati mga kaibigan dyan? Shoutout nga pala kay Lizzie. Okay. So, si Paring Kim yung lagi sumasama sa atin. Okay, so tara na. Quick review na tayo ng performance na kanya sa on-road. Okay, ayan. Makikita nyo. Let's go. Oh, pwede. Grabe mga katagumpay. Kung makikita nyo, para akong nasa sa kotse. Ibang iba yung performance niya. Kung kay Nmax, dikit lang naman siya, pero iba tong game ko ngayon. Sabi siya, kung mapansin nyo, unlike kay Aerox, ayan, makikita nyo yung paa ko, pwede ko rin siyang i-wide tulad nito. Ayan, pwede ko siya apakan yung ganyan, kung medyo matangkad tayo. Diba? Okay na okay siya. Alright. Tapos, yung stability niya, mga katagumpay, okay na okay para sa akin. Maganda siya. At yung comfortability ko mga tol, okay na okay siya sa akin dahil yung upuan nga sobrang laki at sobrang lambot. Okay, so kung i-explain ko sa inyo ng ayos, yung upuan niya ay parang upuan ng isang backseat sa sasakyan. Okay, sobrang sarap. Tapos ito pa oh, ayan oh, sobrang lawak niya, di ba? Ang laki ng side mirrors niya, ayan. Diba? Tapos kumpleto yung mga hazard niya. Tapos yung engine stop, yun ang importante. Ayan, tapos meron pa siyang ayan si yung kanyang passing light. Diba? Okay na okay. So maraming salamat mga katagumpay. Sana nag-enjoy kayo. Ayan o, oh. Ang ganda, sarap. Woo! Dili na kayo! Dili na kayo, lagay ka sa screen kung magkano. Okay, so ayan, magpapaalam na tayo mga katagumpay. Ayan si ayan si Maxine. Sa nakakamiss kay Maxine. Okay, ayan kay paring Kim. Paring Kim, salamat. Thank you so much. Ayan, lagi tayong sinasamahan ni paring Kim. Okay, so shout out sa kanya. Alam ko, magse-set up ka na ng bago ha. Ano yung isa-set up ng bago? Akala ko magpalit ng YSS. YSS na siya. Magkano yun? Worth 8,000. Ano series yun? G-Series. So, magpapalit. Yung naalala nyo mga katagumpay, yung nireview natin na Aerox na non-ABS na blue. Kanya yun. Ayan siya yung owner. At magpapalit siya ng YSS. Tayo, sana may mag-sponsor sa atin ng YSS. Okay? So, yun lang mga katagumpay. Maraming salamat sa pagsama. At dito ko na tinatapos itong quick review natin sa Kimco 300i. At nasasigurado ko sa inyo mga katagumpay na yung presyo nito, sobrang sulit kapag nabili niya. Okay? Magkano? 199k. Ewan ko lang ngayon, baka bumaba na, no? Di ba? Hindi pa rin nababa. So, yun lang. Tingnan nyo na lang sa market. Kung may makita tayo,
i-review natin kung ganun pa rin yung presyo. Okay? So maraming maraming salamat. This is your man, JTV again. Subscribe ha. And peace out. Yee!